December 1, 1949, sa Rio Negro, Colombia, ay pinanganak ang tinaguriang pinakamayamang kriminal sa buong mundo at tinawag din na hari ng cocaine. Siya si Pablo Emilio Escobar Gaviria, o mas kilala sa pangalan na Pablo Escobar. Si Pablo Escobar ay isang Colombian drug lord, narco-terrorist at ang founder ng sikat at kinatatakutang Medellin Cartel. Si Pablo Escobar ay tinaguri ang pinakamayaman na kriminal sa buong mundo na may net worth na $30 billion. Si Pablo Escobar ay galing sa mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, samantalang ang kanyang ina ay isang high school teacher. Noong bata pa lamang si Escobar ay naging parte na ng buhay niya ang lumikha ng krimen. Nagsimula siya sa ilegal na paggawa ng mga peking diploma, nagbebenta ng mga smuggled na radyo at nagnanakaw ng mga lapida para muling ibenta. 1974, unang inaresto si Escobar noong kanyang kabataan dahil sa pagnanakaw ng mga sasakyan na naging dahilan ng kanyang unang pagkakulong. 1976, itinatag ni Escobar ang Medellin Cartel, isang organisasyon na nagbebenta ng cocaine at unang gumawa ng daan para maibenta ang mga cocaine sa United States. Isa sa mga naging partners ni Pablo Escobar sa cartel na ito ay ang Ochoa Brothers na kinabibilangan ni Juan David, George Luis at Fabio. 1980, mas dumami ang demand ng cocaine sa United States, na ibalita rin na halos umaabot sa 70 hanggang 80 tonelada ng cocaine ang naipapadala ni Escobar sa US. Ito ang naging dahilan kung bakit biglaan ang pagyaman ni Escobar. Bagamat hindi maitatanggi na si Escobar ang pinakamayamang kriminal, nagkaroon pa rin siya ng mga kaaway tulad ng mga katunggali niya sa kanyang negosyo na naging dahilan na maraming patayan na nagaganap sa Colombia dahil sa mga insidente ng patayan, kaya tinaguriyan na murder capital of the world ang Colombia. 1982, si Escobar ay nahalal bilang isang alternate member ng Chamber of Representatives bilang parte ng Liberal Alternative Movement sa kabila ng kanyang pagiging isang kriminal, Colombian Robin Hood. Ito ang tawag ng karamihan kay Pablo Escobar, sapagkat sa kabila ng kanyang pagiging kriminal ay nagawa niyang magpatayo ng mga proyekto para sa mga komunidad sa Colombia, tulad ng mga bahay at mga football fields para sa mga bata, na naging dahilan kung bakit siya naging popular at minahal ng mga tao. 1991, kasabay ng araw na nagpasa ang Colombian Congress ng pagbabawal ng extradition sa bansa, sumuko si Escobar sa Colombian government at pinatawan ng 5 taong pagkakakulong. Ngunit ang pagkakakulong ni Escobar ay hindi nakaapekto sa pagpapatuloy ng kanyang mga ilegal na gawain. La Catedral, ito ang tawag sa kulungan ni Escobar. Meron itong nightclub, sauna, waterfalls at soccer field. Meron din itong telepono, computer at fax machine. Ang La Catedral ay maituturing na pinakamahal na kulungan na nilikha para lamang kay Pablo Escobar. 1992, si Escobar ay tumakas sa kanyang kulungan at nagtago sa mga pulis na balak siyang lipat sa isang standard na kulungan na naging dahilan
para magdeklara ang gobyerno ng Colombia ng manhunt laban sa kanya. December 2, 1993. Ito ang ika-44 na kaarawan ni Pablo Escobar. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang kaarawan, ay nadiskubre ng mga otoridad ang kanyang hideout sa Medellin. At sa kasamaang palad ay napatay siya ng mga kapulisan. Pagkatapos mamatay ni Pablo Escobar ay nabuwag na rin ang Medellin cartel. Dalawang kwento ang ating naririnig tungkol kay Pablo Escobar. Ang unang kwento ay ang kanyang pagiging isang walang pusong kriminal at kinatatakutan ng mga tao. Ang pangalawang kwento ay ang kanyang pagiging matulungin sa kapwa, ang kanyang donasyon para sa mga mahihirap at paggamit ng kanyang salapi upang tulungan ang mga tao. Bagamat maraming mga kwento ang ating naririnig tungkol kay Pablo Escobar, hindi natin maitatanggi na siya ay minahal at kinatatakutan ng mga tao noong siya ay nabubuhay pa.